sa pagsisales nila. Sige nga, let's have another example. If a car has a price of, ang isang kotse ngayon ay nasa 800,000. And then, ang commission nila ay 15%. How much will be the commission of the sales agent? Sige nga, let us compute. Ha? Magkano? 120,000. Oh, sino gusto magbenta ng kotse? Ha? Hello? Okay. Okay. So, nakita niya na kung gaano kalaki kapag may commission. Ngayon, syempre, ito ay ina-add natin. Call center. Okay. O, pwede rin. Halimbawa, nakapag-sale sila dun sa pagpapakabit ng internet. Okay? So, kung... medical medrep. So, pag nakabenta naman siya ng mga medicines sa doctors, meron din siyang commission. Okay? Ang tawag doon ay medical representative. Wherein, nagbebenta naman siya ng mga gamot sa mga doktor. Halimbawa, ako ay medrep. Sabihin ko, ay, ito po ba yung Jessie? Ito po ang ipagamit niyo sa mga pasyente niyo. So, ina-recommenda nila, instead of Kempra, they're going to use, ang inumin ng anak niyo for 21 days is Biogesic. O kaya, pag inuupo, ang ibigay mo, imbis na Ambroxol, Bisolvon. O kaya, depende yun kung ano, kung magkano. Ay, hindi gagana yun. Hindi gagana yung gamot. Okay? Ha? Yung nagbenta? Yes, halimbawa yung drugstore. Pag hindi alam na nagbenta, po, depende na sa lawyers nila yun. Okay? Depende na sa pagtatanggol niya sa sarili yun. Okay? Oh, next! Ano naman kaya yung magiging opposite netong commissions na to? Miss, yung bawas sa sweldo. Ha? Tama? So, ang tawag naman dito ay sales tax. Okay. So, napapansin nyo kapag kayo ay kumakain sa restaurant, may nakikita kayong VAT. Yes. Value added tax. Okay? Yun naman ay mga binabawas naman. Okay? Okay? O kaya, dinadagdag ito sa pabayarin ng consumer. Okay? So, let's have an example. Okay, so example, bumili ka ng crispy pata kunyari dun sa Lechon House. Okay? Ang worth ay 800 pesos. But there's a tax. Okay, which is 12%. So this one is the base or the original price again, and then this one is the rate or the sales tax rate. How are we going to compute for the percentage? Plus. Okay. Add. How are we going to compute the percentage? Oh, but just multiplying, di ba? 800 times 0.12. Oh, sige. Ha? 96.
nababayaran ng customer. 896. So that will be the original price plus the sales tax. Okay? Is equal to 896. Nakuha niyo ba? Yes. Ha? Oh, sige. 96. Halimbawa, isa pa, bumili. Misa yun lang nag-gets ko, sales tax. Ako din, may sales tax lang din nag-gets ko. Bag, yung commission din niya rin nag-gets? Ha? Bakit? Hindi ba rin yan? Hindi ba rin yan? Hindi ba rin yung salary? By commission basis? Pare-pareho lang yun ah. Naka-base, rate, at saka percentage. Oh, sige, isa pa. Example, Cedric bought a plane ticket for 5,000 pesos. Okay, pumunta siya sa Hong Kong kung niya. Eh, no? Class A. But there is a value-added tax here in the Philippines. So, fix ang value-added tax dito. How much is the value-added tax? 800. Laging 12%. So, kung 5,000 yung bili niya sa ticket, times 600. Okay, 600. So, magkano babayaran niya? 5,600. Sino ba nakasakay ka dito sa airplane? So, magkano kaya ang selling price ng house? Oh, so, ito ay rate. So, anong gagawin nyo? Nawawala si base. And what is the formula for base? Ha? Percentage over rate or 6,875 divided by 0.025. Okay?
mo? Next, a salesperson made 890.5. Okay? So, ang salesperson daw, nakakuha daw ng 890.50 selling 6,850 worth of electronic equipment. So, nakakuha siya ng commission na... Okay, so at sino hinahanap natin dito ngayon? Okay, si rate ang nawawala. Okay, so si percentage over the base. Ano? 13%. Ilan? 13%. So, ito ay 890 divided by 6,850. Ilan? 0.13. 0.13 or? 13. Kung this one is 13%. Yay! Nakuha ba? Yes! Oh, sige. Very good. Online quiz. Oh, Lord. Isa pa. Mamaya. Another real estate agent sold the house for 315,000. Oh, sige nga, compute nga. For 315,000. If her commission is 1.25%, of the selling price. Find the amount of the commission. Ha? 1.25%. 4,920. Ha? 4,920. 4,920. Magkano yung commission niya? 1,420,000. Mali!